Hi, ako nga pala si Mary Lou and welcome back to my YouTube channel. Pag-uusapan natin ay 5 things to do during ECQ or Enhanced Community Quarantine. Mag-subscribe ka na muna at i-on ang notification bell. At i-like na rin ang video na ito. So, unang-una, manatili sa loob ng tahanan. Huwag na po muna tayong magpasaway at sumunod tayo sa ating gobyerno. Ang video na ito ay para sa lahat, lalong-lalo na sa may mga pamilya at may mga anak. Una, ang family bonding. Nakataon na po natin ito upang magkaroon tayo ng family bonding. Sulitin na po natin. Makipagkwentuhan tayo sa ating pamilya, sa bawat miyembro ng ating pamilya, lalong-lalo na kausapin natin ang ating mga anak. Sila man ay lagi nating nakakasama sa ating tahanan, ngunit hindi na natin kilala ang kanilang personalidad. Sila ay madalas na sa labas at madalas ang kanilang kaharap ay ang kanilang mga gadgets o cellphone. Ito po, napapanahon. Pwede ninyong ikwento o ipaliwanag sa inyong mga anak o sa bawat pamilya ang COVID-19 at kung paano ito maaaring makaapekto sa bawat tao sa ating pamilya. Napakahalaga na lahat ng miyembro ng pamilya ay mayroong kaalaman tungkol sa COVID-19 at pwede na rin nating ipaliwanag kung paano tayo makakaiwas sa pamamagitan ng laging paghugas ng kamay. Ang pangalawa naman, ang family games. Umisip po tayo ng magagandang laro na pwedeng ipalaro natin sa mga anak or sa bawat miyembro ng ating pamilya. Tulad na lang chess at Scrabble. Marami pa po tayong mapagpipili ang mga laro. Mag-search lang online kung anong magagandang laro para sa ating pamilya. Pangatlo naman, turuan natin sila sa mga gawaing bahay. Lang ng pagluluto, pag-aayos ng higaan, pagtapo ng basura, paglalaba, pagsasampay, pag-vacuum, pag-mop ng sahig, do the dusting and sweep the floor. Turuan natin silang maging masipag upang magamit nila sa kanilang paglaki. Ang pang-apat, be a teacher at home. Alam na naman po nating lahat na tayo ang unang guro ng ating mga anak. Subukan po nating tularan ang mga ginagawa ng guro sa paaralan. Dali natin ito sa ating mga tahanan. Katulad na lang ng spelling. Baka ang inyong mga anak ay meron pang mga salita na hindi nila alam na i-spell. Bakit hindi natin subukang turuan sila sa ating tahanan? Sunod naman ang math. Turuan at tulungan natin ang ating mga anak pagdating sa mathematics. Maaari nila itong magamit sa pang-araw-araw nilang buhay. Narito naman ang isa sa pinakamalaking problema ng ating mga bata. Baka ang inyong mga anak salita na hindi nila alam basahin, bakit hindi natin sila turuan sa ating tahanan. At ang panghuli, magdasal po tayo ng sama-sama. Ito ang isa sa kaugulian ng mga Pinoy na unti-unti nang nawawala. Sama-sama nating ipagdasal na sana matapos na ang COVID-19 at bumalik na sa normal ang lahat.